Kilagi uning ikpang paninganak panimbalan ng Espiritu. Amen. Jesus prays. Ikristo manalangin niya. King kekatamong Ebanghelyo, John 17. All of this verse and the whole chapter, if not mistaken, makabayang pangalinan ni Jesus para karigayang alagad. It's a very long prayer written by John, our evangelist. Nung aktibo ko po kay Pisamban, pamilyar kayo kareta ka, long ministro, ministeryo, kasuyuan, king kakatang Pisamban. Itangaw sa dang kasuyuan, service, ministry. Kadwa, itangaw sa dang formation, ministry. Itang pamiyubog, pamanuro. At katlo, itangaw sa dang priestly ministry. Itang pamanalangin. Priestly ministry is the mission of Jesus. As He prayed, Ikristo ay amo sinuyo, Ikristo ay amo tinuro, Ikristo menalangin niya. Jesus served, deng kalulu, reng masakit, deng tanupan, deng mayaripusta, sinuyuan nalang, ministry of service, kingly service. Kadwa, Ikristo, may ginyang talaturo, formator, tiro na lamo, kaya karang dakala kwento, dakala talimhaga, dakala alimbawa, kaya pamanuro na inubog na katamo. Anyapin po kayong isang mantamo at itamo mga formation ministry, the teacher in us. Pero katluwatin niya pong importante itang priestly ministry, nani po itang, itang pamanalangin. Kening misa tamo, manalangin niya Kristo. Sana itamo, sumuyo tamo, mayubog tamo, at manalangin tamo. Dapat abiyabela po rin eh. Kaya pwedeng mikakawa nila, ay kaya kong ministry of service, ay ako kaya kong formation, ako kaya kong liturgy or kaya pamanalangin. Ikristo, tutugin na, tuturo na katang manalangin, kaya maging alimbawa na kaya Ebanghelyo. Una na eh, patang manalangin tamo kalupa ng Kristo, patang manalangin tamo, pangadiyular ang aliwa, pray for someone else. E mumuhit ang panalangin sa sarili mo. Ngayon kayo, siyempre, at ikaw ang personal na panalangin, lalo nung masakit ka, at ikaw ang panamdaman. Pero mas malalam itang panalangin mo rin ang anak mo, panalangin mo yung asawa mo, panalangin tayong komunidad tamo. Through prayers, we are no longer individuals when we pray for one another. Our prayer brings us together. Kanimbawa, kanita kayong synodality, tindam ko ka rin mag-feedback kada, kikikatang misa kaya, ka rin mag-rosaryo na yung abak sa Diyos ko, sulat tala. O tiyatalayabi mo kayong intention, specifically bagitan tala, ka rin magtinda kaya takay palengki, then magmaneong jeep. Baka may aksidenting meto nga magmaneong jeep, kaya wala rin kabaryo tam, siyempre. Then magmaneong tricycle. Then mag-obra kaya katamu King Clark. Detang ganingaldo pa mo, luluwal na lo, kaya mumuli la ganingaldo. Detang makitok ng keting talaga pag-obra, o tetala panalangin. Dakal keti sapang ba to, teachers la, o tetala pangandireng, teachers. Deng tuturo, uling din tuturo da, apuyo la, anak tala, paunakan mo la, ila rin kinabukasan tamo. O tetala panalangin deng masakit, kikatang baryo. Deng mga tuwang yan na miluluwal ka rin baleda. O detang masakit PWD, yung mialuwang paralan, tilang kapansanan. Deng mangailangan na pong pakakalulo. Deng masakit. Nung pwedeng abak-abak, di ba, tinta mong morning prayer, o deng ito, makasulat niya, ang tabing ito, generic lang eh. Pero something, gawa tamong special prayer at singkora, specifically for the sectors of our barangay. Panalangin talaman din kayong susuyo kayong barangay tamo. Makanita, ilaman, nasuywan, itamo man, susuywan na katamo. Pangadita, alam mo naman, kalupa ng Kristo. Ala na yung mga liwang pengadi, Kristo, aliway sarili na. Pengadi na rin, disipulos na.
Our prayer brings us together. Paramdaman ng pamisan may itong tamo. All religions in the world pray. At po at ang pamanalangin na ito, magilang may itong. Andiyan po at ang manalangin tamo. Pwede ka naman pasawag kayong panalangin. You open up your own needs and vulnerability. At ikaw po making a professor. Ining professor ko po, hindi kakatakutan miya. Ano yung kaistrikto po at ang magsalita ka. Eh, makasadya, mga pakarine ka kaya. Yung professor ko ngayon, magaling niya po. Yung Laguna, Professor Ed Morato. Kaya po kayong strategy, consultant na yung Philippine Airlines, consultant na rin banko, consultant na rin mga regular kumpanya. Ano yung kapis na? Hindi kami tatakot kayangan kaya. Kung nga balo na pari ko, misa nang yung mestru ke, lepitan na ako. Sabi na, Father Deo, nagmimisa ka, di ba? Opo, sir, pari po ako. Pwede mo namang pagdasal yung kapatid ko, may sakit. Ha? Ganito yung pangalan, ganito yung pangalan niya. Please pray for my sister. Balik po, ang yan pang makatakot siya itang professor ko. Ne. Ako, mga nervousan ko po kaya. Yan tang corner na misan. Ngayon pang biyasa niya, ngayon makatakot siya. Ngayon po itang mamakarina niya po eh, nung ikaw nagsad niya. Ano yung kabis na, nung ikaw makasad niya, pakarina niya ka. Very demanding niya. Pero bali po, itang bigla din puso na niya, itang baka di mo na yung kapatid ko nga. Nasigit niya. Bala mo, I develop some kind of bonding kaya. Itang bala mo, may lapit kulub kaya. Dati tatakot ko. Ngayon itang papangadiya, pagpinamdaman ko, malapit ko kaya. Kaya kataman po, bisa ako maging malapit yung balang meto. Ibuklat mo yung puso mo, kaya kailangan tayo ipapangadi. Panalangin tayong balang meto. Putang makanya nakakitsyo, we have that spiritual union. We have that spiritual experience of unity and community in prayer. Maging tang meto, nagyang muman kayong panalangin. Putang mga kasal ko, putang mga kasal ko, kapat din ang kong communion. Yung panalangin ko kaya Karela, magmula ngayon, mag-asawa na kayo nga ako. Dapat yung panalangin nyo, iisa lamang. Hindi pwedeng ang panalangin ng babae o yung panalangin sa lalaki. Mag-asawa sila, hindi pareho yung panalangin nila. Sana kahit sa prayer, kung nagtatrabaho siya sa Manila o mag-abroad ang asawa mo, nandito ka, sa panalangin, nagkakaisa kayo. Because prayer depends relationship. Ikalawa, our prayer also expresses our persistence. It deepens our willfulness in life. Deep persistence and determination. It deepens our persistence in terms of devotion, petition, intention, and determination. Diba tinuro sa atin ni Jesus? If you want, you're not asking. Ask. You want the door open, you're not knocking, knock. If you want to find what you're seeking, seek. Pray over it. Pantunan mo, pagdulapan mo, anyawaran mo. At ito yung panalangin ng Kristo. Balipugin at ang Ebanghelyo, nino yung panalangin na? Then yung disipulos na. Pilanong banwang kayabe? Pilanong banwang tuturo? O diyan tang may pakuya, likwande? O diyan tang may musa niya keng krus? Sinalikot lang? O kanitang mamoten eh, ipedro pa mo, yung mumunan di ligarela, bigkalo nun eh. Pero the prayer of Jesus was consistent and persistent. Lain niya yung Kristo, makapako na keng krus. Sabi daw, ating theologian sasabi, kita ka nung seven last words, they are actually the prayers of Jesus on the cross. At nani mo muna dili sinabi na, panalangin na lang na, Ginoo, patawaran mo la, eh da balo yung gagawin daw. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Siguro kaya biyakaratan may marusang relawa, pero siguro pa nga din alam, then disipulos na. Ang yan parang likwande, at sino ko manalangin karela. Ikayot ikaw ang pangade.
pero ilang magbayo. Ating kong kamag-anak, pangadiyon lang simba, ilang sisimba. Kaya bro yung magbayo, pero ilang magbayo. E kung suso ko, ni Kristo eh, sino ko? Ni Kristo eh, tiniplan. Hanggang kanita lakwa na lang, King Banal Espiritu, magbayo la rin. O din yung disipulo sa matakot, sasalikot. Yan tang mako ni Kristo, ila mismo, sinduding misyon. Alos may nga matelangan po bilang martir. Lenyo na po, ne? Yung kailang bata ni panalangin, eta susuko. Nung kilala niya po ni Santa Monica, mantungang masya sa buntok, San Agustin, anak na. Eh, sino po manalangin? At king kayang asawa. Pero ang manalangin niya, eh, tino ko, eh, sino ko? Hanggang migbayo niya, ining anak na, at maging niya pang santong maya. At katatawli, potang kaya katamo ang panalangin, e tamo magdili-dili. Iting panalangin na iti, kaya betay Kristo. Prayer is being with Jesus. When you want to pray, Jesus prays with you. When you pray the Lord's Prayer, He's praying with you. When we are praying every day, e po masasayang oras. At di po meto nga santo, inlagyo na St. John Mary Vianney. Isang St. John Vianney, actually, iya po yung kaya kaming patron bilang parish priest, ang popang ordinary priest on assignment front line. I St. John Mary Vianney, kaya po biasa, kaya tutuman po, may bagsak yung seminaryo, ane kalambat may garan, balik-balik yan, may babagsak yan, tigso yan, mayari pa nga paribagin, may naya kayang skwela, pero karas kayang pamanalangin, ay may pakarinela po rin biyasa kayo. Bata pong manalangin niya, makaluklok yan makanyan, makairap yung kayang Blessed Sacrament. Panayang makairap. Kaya ba't, misan may nakita naman, may ito nga farmer, may ito nga magsasaka, abayan ng mga di. Kaya harap na ni Santissimo Rosario ng Blessed Sacrament. Kaya ba't, kitna na eh. Why are you praying regularly in front of Blessed Sacrament? Gazing Jesus. At makalawi ka kang Jesus, makalawi ka yung Blessed Sacrament. Pag-ibad ni Parmer, kasi po makalawi yan naman ka na ako. Misa natin kung pungigit ang commercial. It's about family. That commercial is about family. Yan totoo, commercial yan po sabon. Sabon na pandilo. Ito pong commercial, makanya niya. Maglinis ang konsi tatanda. Deng anak, mamialong la. Kaya ba't may basaya, may basayang meron. May pamasala, may mialong la. Ba? Kaya ba't kanita, dinilundor ang anak ng mga Latin eh. Deng pengari. Kaya ba't may mialong noon na naman. Eh, wali po at ang bisita mo. Tikang obra, tikang meeting, tikang appointment. Importante na, di ba? Bota na yung kahit yung aliwala na rin mag-obra ngayon eh. Ay, iya pa magdatong keti bale. Kasi sayang yung oras ko. I am wasting time. Wasting time, ito. O tachuta ka ni mamantang long dinner, long breakfast, o mipagkwentuta ka sala. O tabiabet ang manalbetibi. Sayang oras. O teta magobro. O teta magnegosyo. O teta lumwal magpag-meeting for professional purposes. Pero, bala mo ikit ko kaya commercial ito. Family life. It's like prayer. You're just wasting time together and you don't mind. Itang later on po tang tumuata na those are the most beautiful moments in our life when we were just simply together. It's like praying with God, praying with Jesus, praying before the Blessed Sacrament. It's not a waste of time. That is real time. That is real relationship. When you do not mind spending time with your beloved. Pakanya niya yung tunay panalangin. Watang manalangin tamo, palalangin tala rin aliwa.
Pray always for someone. It will deepen your relationship with them spiritually. Kadwa, patamalanan tao ko, do not easily give up. Your prayer strengthens your consistency and your persistence. Like Jesus who never gave up praying for his disciples until they ultimately converted to follow him and fulfill their mission. At potang manalangin tamo, maging kayabe tayo ay Kristo. Is that a waste of time? Because in it, o itentune biye, in kayabe tayo in Diyos. Iti po yung mayapabalita as Jesus prays with us. Kilagunin ngayon pa, panigan na, panimbanan ng Espiritu. Amen.